I love you, Army Boy. Happy birthday! Happy birthday, Chon! Happy birthday! Tingin mo na. Pero happy ka sa gift. At least meron ka ng tutorial. O, diba? Unang una alam ko bawal. Bawal talaga yung big bike, bawal. Pero Tony, pangarap ko lang naman yun eh. Alam ko naman bawal eh. Minsan nag-aaral ko, gusto ko talaga big bike. Pero pangarap ko yun eh, alam kong bawal eh. Pangarap ko lang rin yung nangalang. Sige ng pinis na kanyo. Kasi ayokong one day mabalitaan na may nabangga, may naaksidente, ganyan. Kasi nga takot ako sa motor. Hanggat magkasama tayo sa isang bubong, gusto ko maintindihan mo na lahat kang madidisappoint sa akin kasi ayoko talaga. Nasusunod, hindi na lang ako magre-regalo. Sa totoo lang yun yung feeling ko kasi akala ko ano eh. Akala ko para mapapasaya ko ganun. Sobrang sarap sa pakiramdam na ginagawa ko yung duty ko kay Tyronia, mag-attend or sundo sa school. Kasi ano yun eh, part siya ng buhay ko. At isa sa mga bagay na ipinangako ko kay Jowa at kay Tyronia na hindi ako magsasawang gawin. At syempre plus one, andyan na si Ika. Kasama na siya sa hinahatid at sinusundo ko. Sobrang saya ng puso ko pag ginagawa ko yung duty na yun. As in, basta ang sarap niya sa pakiramdam. Kung meron kayong pakiramdam na ang hirap ipaliwanag, na sa sobrang sarap, yun yung nararamdaman ko pag nagagawa ko yung mga dapat kong gawin kay Tyronia. One down, siya nalang inaantay. Jawa, binubuksan mo! Diyos ko pares, Kimi, pinapakita sa aking mag-ina. Wait lang. Kinikilig ako dito, Oni. Loko. Kinikilig daw siya dito. Ikaw, ano naman yung parcel? Kala ko ba walang gastos-gastos? Walang grab-grab. In fairness kay Jowa, something useful naman yan. Ano yan, Shein mo? Mga pantalon ko. Mami! Nasa na po pala yung Shein? Ay, nako, Tony Fowler. O, kasha, kasha. Madali! Next, kasha! Ano yan, jeans? Ay, ano? Jeans! Ano, itim? Andito na si Ika, guys. Currently, kausap pa rin namin si Jowa. Jowa! Gusto lang daw niya ako makita. Yan. Yun yung nagustuhan ko kay Jowa. Kasi habang tumatagal, mas ramdam ko yung consistency. Lagi siyang puyat, maghatid-sundo sa mga bata. Tapos, pag uwi naman, ako naman yung aasikasuhin. Kaya ang ganap niya, masandal tulog. Pero wala namang reklamo. Mas ginaganahan na po talaga ako mag-aral kasi po, may kasama na rin po ako gumawa ng assignment ko po. Nag-elect po ng officer sa school. Good news ako sa'yo. Ano? News ako ulit. News ka ulit? Yes. Naniniwala ka, ikaw ang pinakamaganda sa classroom mo. Mami! Nasasabi mo ba na gano'n kasi news ka eh. Mami! So feeling mo ikaw yung pinakamaganda sa buong school. Feeling ko gano'n na harap mo. Diba binata po ako tapos, Mami, after na, sino pa, Mami, ako nagpapatawag sa kamay. Wala na lumaban sa'yo. So, kucha. Ayan eh! Kaya kasaya ko tayo, Rocky! Tropa ko yan eh! Mami. So, feeling mo nga parang, oh my God, wala nang lumaban, wala nang umano, ako yung pinakamaganda sa mong school. Mami, isa lang po, pero hindi pa rin po siya. Ikaw po yung nabibi. Yes! So, feeling mo nga, sinasabi Mami! Hindi lang ibig sabihin anak ng news ka, ibig sabihin nun ikaw na yung pinakamaganda. Ikaw yung panlaban. Ikaw yung malakas ang loob na lumaban, gano'n. Kasi diba last year ikaw na yung news? Apo sa inyo. Oo, tapos? Yes! This year, news ka din. Kasi siguro sana si Steroy naman na last year malakas loob na lumaban, gano'n. Kasi pag news ka, minsan maglalaban-laban kayo yung buong ano nyo, level, diba? Maglalaban-laban lahat ng news. Pero po nangyari sa inyo. Oh, di ba? Ganun nangyari sa inyo last year at ko nanaro. Ang trabaho ko din kasi ng news, yung malakas yung loob, hindi yung pinakamaganda lang, yung self-confidence. Kasi, anak, yung pag may confident ka, yun yung talaga nakakaganda sa tao. Tapos, ano tawag ko? Ay! Sabi ako. Yes! Yeah. Oo, kagigiti ako. News! Sabi nila, Mami, ano po, ang news daw ang face ng... Yes! Ikaw ang face? Opo, sabi po. O, eh sino yung braso, sino yung side? Mami! Ikaw yung face, yung muse. Yung sumunod, yung arms, yung sergeant at arms. Mami! Ano ang trabaho ng muse araw-araw? Mag-blush o mag-tick? Mami!
ang tambahin ng mga muse? So, tambahin ng mga muse? Sa amusement park. So, anong masasabi mo? Bilang muse. Yes! Spell muse. At face ng section niya. Anong masasabi? Meron ka bang speech? Mommy! Alam ba? Sa lahat ng mga bumoto sa'yo, ano ka ba sa kanila? Yes, wait lang! Landslide ba yung naging boto? As in, lahat sila na bumoto sa'yo, nakataas kamay? Opo. Yes! Yes! Ay, oh, landslide! Pero sana ma-experience... Okay, ako happy ako na miss ka. Pero sana ma-experience mo din maging president. President? Yun, anak, ang pinakamasarap na trabaho. Mommy, nakakastas daw po yun. Yes, anak. Mami, anak, elementary, high school, lagi ako president. Mami! Hindi nyo makakastress mo. Nakakastress maging president. Mami, yung president na... Wala ako itang president ka. Eh, nang huwag mong gagawin na maging sekretary. Ha? Ay, tandaan mo, ikaw ang magiging utos na president. Kaya ikaw tagasulat. Ikaw tagasulat ang lahat. Hindi, isa pa sa pinakamahirap, treasurer. Oo. May treasurer po sa'yo. Huwag ka mag-treasurer, anak. Kasi pag may nagkulang sa pondo nyo, sisisiin ka. Ikaw ang mag-aano. Ikaw din ang pwede ka din mag-treasurer. Kasi ang mahirap talaga sa treasurer, magsisingil ka. O, singil. Pag nagkulang naman, mag-aabono ka. So, maglalabas ka ng pera. Pero ang maganda sa treasurer, alam mo ano? Pag pinayari, nakasingil ka na. Ikaw kasi maniningin niya eh. Ibulsa mo lahat, huwag ka nang pumasok. Mommy! Meron tayo mga iskam ng mga school. Mommy. Lahat ng school. E-enrollan mo magiging treasurer. Tadun tayo, yayaman tayo ron. Yan ang business natin, treasurer company. Mommy! Joke lang, anak. Alam mo naman si Mommy. Katuwaan naman, alam mo ang tama at mali. Pero niya, anak to. Siya maganda ka. Hindi ako, siya naman. Maganda sana kaso may an-an. Mommy. An-an yan, Tyronia. O, asan yung gamot? Nabili mo na? Ayan, sa pakikipaglaro mo sa iba, nahawa ka. Mag-ilamos ka na doon, lalagyan na kita mga pito. Ilang beses ko na sinabi yan eh. Pero normal yan kasi dahil nung bata naman ako, nahawa din ako ng an-an. Yung miss ka, ang ganda mo, pero meron kang an-an. Alam ko, nahawa ka lang po. Pero dapat, next time, makinig kayo sa akin. Una pa lang, nakita ko rin an-an yan eh. Nagkaroon din ako ng ganyan ng bata ako eh. Mamas, nakabado ako. Huwag ka lang OA. Kung di ka naging OA, okay na yan. Ganyan lang siya, anak. Nag-joke lang ako ng masakit. Kasi ano, kakalat ko eh. Hindi rin kita makis. Eh, medyo mamumula yan na kasi magre-react eh. Ang sakit sa mata. Oo, kaya dapat hanggat maaaraw kang gugulat. Muti wala na pampasok. Lalo ito mamumutik, pakapansin mo. Mamumutik? Mm-hmm. Sa unang lagay. Healing namin, healing. Kasama sa healing process. Ayun, sa pawis to, Tayoya. Pwede bang lagi ka muna mag-ganyan? Mag-headband shit. Next time, check mo naman yung kalaro mo bago mo yakapin kung may an-an. Mami, hindi pa po kasi alam yung an-an. Hindi mo alam yung an-an. Now you know. Pero, kahit may an-an ka, ikaw ang nabotong news. Ganto ako ng bata ako dati. Maasim din ako. Mommy! Nahawa lang din ako sa kalaro ko ng anak. Anak, kaya ka nahawa. May physical contact kayo niyan. Masyadong malaki tong bahay na nilipatan namin. Para sa amin, malaki siya. Kaya sinundo ko yung mga kasambahay namin para makatulong na sila sa mga gawaing bahay. Bali, nung una, hindi ko talaga binapansin yung mga sumbong sa akin ng mga iba naming angel sa bahay, which is yung mga kasambahay namin. Ang unang kwento nila sa akin is lagi nga daw sumisigaw-sigaw sa likod. Kaya pala may naririnig akong sigaw-sigaw na ganun-ganun sa likod. So ayaw pala niyang pumunta ng banyo na madilim or basta gusto niya lagi magpasama. Tapos yung pangalawang insidente na umihi siya sa garahe dahil ayaw niya na magbanyo. Sige, palampasin pa din, huwag niyo nang pansinin. Siguro talaga naninibago lang sa bahay or may third eye talaga siya. Yun pa yung mga iniisip ko. Pero yung pangatlo, kumbaga maraming beses na siyang sigaw, tas ihi. Pero yung pangatlo nangyari na sinabi niya na may kaluluwa yung electric fan at nagsasalita yan. Doon na ako na alarma. Talagang sabi ko, ay hindi na, kailangan na natin tawagan si Papi, kailangan na natin i-inform sila Tony na kailangan na natin siyang ibalik kasi hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Napapagod daw yung electric fan. Yun daw ang sinasabi, kaya daw patayin daw yung electric fan. Kahit ako natakot, syempre kahit galing siya sa agency, syempre di mo naman malalaman talaga yung ugali hanggat hindi mo nakakasama sa bahay, di ba? Kaya hinatid ko na siya agad para mapalitan na lang nung agency ng panibagong kasambahay. Inaamin ko, gusto ko ng pag-usapan kasi parang medyo nasasaktan ako ng konti sa part ko.
Sa lahat naman ng pamilya, kasama talaga ang usapang budget. Toka-toka, kung sino sa ganito, sino sa ganyan. Mas madalas naman kasi talaga sa amin, dahil si Mami Tony yung mas kumikita ng pera, mas malaki, eh, siya talaga yung gumagastos. Lalo na yung sa renovation, sa lahat yan, and everything. Tapos ako naman sa kabila. Ano nangyari, Paye, sa GC? Na ano ko po yung kay Mami po, na hindi ko po nalinaw sa kanya. Hindi mo nalinaw na? Ang akala ko po kasi gigagrocery yung mga lulutuin ko. Saan? Dito. Napapaluto ba si Tony para sa lahat? Ever since? Ilang beses na ba si Tony nagsabi na nauubos siya sa GC? Kasi simula nung pagkalipat dito, napapansin ko naman yun. Panay kayo Grab. Malamang kapag bumili siya ng Grab, para sa lahat. Pag bumili ka ba ng Grab, para sa lahat? Bumili ka pa para sa lahat? Pag niluto ka po, pag inutukan nila na ikaw naman, ikaw naman, pero pag kada bumibili ka sa Grab, para ba sa lahat? Hindi, di ba? Okay lang yun. Ang nangyari kasi, Papi, na-stress kasi ako. Kasi every morning, lagi ako gising ng 8 a.m. kasi kailangan ko kumain kahit isang something lang or pagtanghali, kailangan ko din agad kumain. So, nagsabi ako, Paye, wa, bilan niyo naman ako ng snacks lang. So, si Vince, bigyan ng 6K kay Paye. Tapos ngayon, parang 2 days pa lang mula nag-grocery si Paye. Actually, di ba nga kumukuha dyan? Na-realize ko, isang balot ng mamon lang yung binili sa akin. So, kinausap ko si Paye, isang balot ng mamon siya para may mga inipit na konti. Sa 6K, so tinanong ko si Paye kagabi, sabi ko, Paye, alam mo ba, di ba, hindi kasi hindi ko naisip na ganito, nami niya palipit, pasikot-sikot, Paye, alam mo na kaya ka bumili ng pagkain is para sa akin. Para sa akin. So sabi kong ganun, para yun sa akin. Kaya ka pumunta sa snacks, sabi ko pa nga, revise ko, mga kung ano-ano. Ganun. So sabi niya, hindi mo ko pwedeng dahilanan ng, hindi kasi ganito para, binili ko para sa lahat. Bakit ganun? Sabi kong ganun. So ngayon, sa isang ano, ubus ka lang. Kaya ang sabi ko sa GC, guys, gusto ko malaman kung ako ba talaga lahat. Gusto ko malaman kung iaasa ba talaga sa akin lahat. Kasi ang binili ang grocery ni Paye ay pang ulam sa lahat. Oo, pang lahat. Which is ang yung mga paghahatan, hindi 6K, hindi 6K ang bibigay ni Vince. Oo. Marami tayo dito eh. Yung pagkakaintindi ka talaga. Hindi kasi imposible nagkamali si Paye ng pag-intindi. Kasi yun talaga yung reason na, guys, umapit na kasi kumura ko, kailangan ko talaga agad ng mabilisan. Yun yung point. Alam ni Paye yan, hindi, so ibig sabihin, hindi ka po pwedeng bumili ng lulutuin. Tama? Yes. Kasi hindi ko na rin nagiging habit na mamili gawa ng wala pa tayong freezer, wala pa tayong mga stocks ng pagkain kasi wala pa talaga. Kaya nga di ba nang gulat ako, nagsabi na ako nung nakaraan, guys, baka pwede magkanya-kanya ng konti kasi 4 days pa lang 20K agad ako, 3 days pa lang 20K agad yung Grab ko sa atin, and ano, minsan nga, isang bagsakan, isang buong araw, 15K, 10K agad. So sabi ko, ano, ganyan-ganyan. Kaya nagulat ako, sabi ko, gusto ko malaman, hindi ako galit. Ako ba lahat? Ako ba lahat? Hindi maiiwasan na magsabi kami na ano yung action na gagawin natin para mas makatulong tayo sa bawat isa. Kasi hindi pwedeng yung isa na uubos habang yung iba petix. Hindi naman pwede yon, or hindi ka naman problema sa mga bagay-bagay na kailangan mong ano, problemahin as an adult. Diba yung sa ano naman, sabi ko, pag once na ma-settle na natin to, diba mag-ano na rin ako ng share namin sa pagkain din? Kasi ang dami rin natin eh. Tapos syempre, ano na rin, ang laki na rin ang sakot ng Team Happy dito. Kaya diba sabi ko na nakaraan, hati na ako sa ano, when it comes sa mga pagkain, pag na-ayon siya ito, pabili. Magiging hati. Magiging kayo talaga. Ayun, parang gano'n na rin yung take. Kasi kumbaga yung hati ko sa, share ko sa bahay na to ah, yun na yung magiging akin. Maging ano. Kasi for example, kailangan natin ito mapag-usapan eh, para magkakaroon ng toka. To ba, Paye, kumbaga, naiisip mo ba na kumita kaya ako ng isang malakihan ngayong month? Makapagbigay ako ng isang, maisalba ko man lang sila, makapagpahinga sila ng 1 month. Yung ganun, tayo bilang pamilya, makakapagtulungan na tayo sa kung ano yung mga kailangang bayaran. Sa'yo, dalawang bahay natin, na atin, ako nagbabayad. Tumutulong lang si ate sa ibang lahat, pero ako talaga buo. Magkano din yun agad yun? Alam nyo yan, pa 1 million din agad yun. Nagpa-renovate yan dito, halos 3 million. Lahat ng tinitirahan nyo, wala kayong ambag sa renta. Kahit dito isang buong taon, bayad ko kaagad. Renovate sa mga bahay natin bago ako din. Pakino lang si ate doon sa gusto niyang mangyari, sibigay ako. Kuryente, tubig, lahat ako. Kaya gusto ko maintindihan, pati pa sa pagkain ako. Kasi parang napansin ko lang, walang kusa. Wala talagang kusa magbigay sa akin dito sa bahay. Like, parang naaalarma lang ako kasi nagbigay ako ng 6K. Tapos, pagkabigay ko ng 6K, hindi pa siya para sa akin. Para sa lahat pa din. Parang nakakaalarma lang kasi, Papi. Kaya kumikita, hindi nga ako ng alo sa pera niyo. Hindi ako nang alo sa pera niyo. Kahit si Ate Marie, tigilan, may mga pin-remote sila ngayon. Ganto, ganyan, ganto. Alam ko pumasok ka nilang pera. Si Papi kasi hindi nagsasabi sa'yo ng pera pumapasok. Yan. Sabi ko, totoo naman. Hindi nagsasabi sa akin si pera. Si Paye, nagsasabi ka ba? Nagsasabi siya pag gusto niya may ipon siya, may ganyan. Pero ang point ko, bakit pag ako, pwede akong maubos sa inyo? Bakit pag kayo, hindi pwede?
Sa lahat ng tinira ng Toro family, si Tony laging may sagot ng upa ng mga renta. Pagkatapos, siya rin yung renovate. Umabot na siya ng 4M. Siya rin sa kuryente, sa tubig. Kaya po, tiyan naman. Ang nasa sa akin, baka naman sa pagkain, pwede nyo nang sagutin. Kasi ako nga kapatid, ako humiwalay ako eh. Kasi ayokong makadagdag ako sa gustusin. Gusto ko lagi lang akong dagdag tulong sa pagbayad. Kumbaga, tinuturuan ko sila maging responsable na hindi pwedeng yung isa lagi. E paano kapag yan wala siyang karapatan magkasakit? Hindi po pwede. Kailangan may karapatan pa rin siyang magpahinga. Ayoko mag-obliga, pero baka pwede may kusa naman. Yung ganung pakiramdam. Kahit din naman ako, nahihiya na ako. Alam mo, minsan inaatake ako ng utak ko na humiwalay na lang kaya ako para hindi na ako dagdag pabigat man lang, ganun. Pero nung nasa isip ko, hindi ko man sila iwanan. Kaya nag-iisip ako, paano ba ako makakambag ng akin naman? Naiintindihan ko naman na hindi nyo rin ako pinipressure kasi nga kapangan ako lang. Pero ako din naman, deep inside sa sarili ko, pinipressure ko na rin yung sarili ko kasi hindi ko pwedeng paghintayin kayo na kailan ba ako makaka-recover. Ang akin din, sa ngayon, nag-iisip pag din naman ako kahit paano, saan, paano ba ako makaka-ipon ng pera para may ipapangambag din ako sa inyo. Lalo na eto, malapit na matapos ng kusina. Yun nga, sa pagkain nga. Yun na yung pinaka magiging ambag ko dito sa buong bahay. Yun nga, sabi ko, ate si Papi nga ko na-stress. Nagpapatabayan ng sobra. Mm-hmm. Kasi nga, gusto niya magpa-section, etc. And so on, alam mo na. Sabi ko, one at a time. Sa pagkain sila, kausapin mo. Kasi parang bigla ako nahihiya. Parang bigla ako nga, sila ba dapat yung sasagot ng pagkain? O ako pa rin. Kaya ako ba talaga? Ako ba? Gusto ko maano kasi totoo lang pa yun. Masakit sa akin yun. Dahil lang sa napaka ano na yun, magiging kumbaga, titignan mo na yung kabuuan. Dahil sa pagiging insensitive na nagdesisyon ka na yung pera ng pinaghirapan niya, kahit sa 6K yun na, ginastos mo na nagdesisyon ka para it says it all eh. Doon malalaman tang ina gaano ka nakakapal. Na-appreciate ko naman na si Pai yung tumakbo sa sa parang supermarket para bumili para sa akin. Pero nagulatan talaga ako pag isi ko kayo ng mga mamon. Sabi ko, mamon ulit. Pagtingin ko, wala na. Sa 6K ko, isang barot lang ng mamon. Kaya na ako, sabi ko, ano ba? Parang guys, ako naman lahat ah. So sa totoo lang ah, kung meron nga kang gagastusin, sa totoo lang sa bahay, para sa inyo, hindi para sa akin eh. So parang, alam mo yon, hindi naman ako nag-aano kasi alam ko sa ngayon talaga, ako yung mas malakas kumita. Alam ko naman kung si Papi ang mas kinita ng katulad ng sa akin, sasagutin niya yung lahat, makikipag-unahan sa akin. Yan si Ate Marie, ganun din. Pero sa ngayon, kailangan lang talaga magkaroon ng toka. Yung feeling lang ng parang nagiging panakot sa akin is, pwede naman kami bumukod eh. Alam ko naman na kaya na. Matagal na to eh. Nangyayari na maraming beses sa akin to. Pag kaya na kasi nila, kaya naman na namin eh. Di alis na lang kami kung ganun. Yung point na, kaya pala eh. Bakit hindi nyo itulong sa bahay? Tulungan nyo ako. Pag tinulungan nyo naman ako sa gasto sa bahay, hindi naman siya para sa akin, para siya sa ating lahat. Pero nagiging option nila na umalis na lang, mag-solo, mag-ganyan. Bilang may abandon issues ako, parang paulit-ulit nangyayari sa akin to. Kaya parang pag nasasabi yun sa akin, nasasaktan talaga ako. Kung kaya naman pala, di sana kayanin na magtulungan tayo sa gasto sa bahay. Diba? Hindi naman malaking hinihingi ko. Hindi naman ako sa totoo lang nag-uobliga. Kaya naman eh. Hindi magtulungan tayo. Pero kayo, bahala kayo. Choice niyo yan eh. Kaya niyo naman eh. Pwede naman na kayo umalis. Kung ganun yung na-feel nyo. Siyempre pinangakuan ka na hindi ka nga iiwanan. Pero gagawin nila. So ando na tayo. Na ganun talaga ang buhay. Na may dadaan lang sa'yo, okay lang naman yon. Kahit siyempre masakit sa akin kasi mamimiss ko nga sila. Pero baka pwede magtulungan. Yun lang naman. Next time pa eh, even the smallest things, kasi dun yun minsan nasusubukan eh. Huwag na huwag ka magde-decide para sa pera ng ibang tao. Lalo na, kahit alam mo na, kunyari nakakagaan sa buhay, huwag ikaw magde-decide. Kasi what more kapag malalaki. Kaya huwag mong gagawin, maging sensitive ka. Kapag alam mo naman sobra-sobra na yung natatanggap or blessed, dun makikita sa 20 pesos, sa 10 piso, or kahit sa 5K o 1,000 or kahit ano pang halaga, huwag. At saka isa ka, Papi, tumigil ka nakaka-drive, hindi ka na pwede mag-drive. Nabes ka na bumabangga. Bumangga daw to kanina. Alam mo ba? Sinisingitan kasi kami. Papi, ilang taon na ako nag-drive, never akong bumangga. Napansin ko na yun sa'yo, okay, nausap na ako ni Harvey dyan. Tony, iba na yung driving ni Papi ngayon. Sabi niya, tapos, nung nakita ko na ginasgasan niya yung sasakyan, ang sabi mo kay Harvey, ano unahin mo, anak mo, ito! Ikaw pa yung galit. Umuulan naman kasi, noon hindi ko makita yung daan. After noon, ngayon naman kasi sa nasingita nga, sabi ko sa'yo, Papi, kaya ayoko ng motor, di ba? Mas gusto ko sasakyan, bakit? Kasi nga, kahit anong pag-iingat mo, yung mga tao sa labas, hindi nag-iingat. Kaya ikaw dapat, nakadobli ingat ka. Ayoko sanang isipin, Papi, na ako never ko pong nagasgasan ng tusod. Lahat nasa sa'kin ko, never kong nabangga.
As in never. Ayoko isipin na ibinigay mo, ibinigay lang kasi hindi mo pinaghirapan kaya hindi mo iniingatan. Kasi pag iniingatan mo isang bagay, pinagpaguran mo, tang inaingatan mo yun, bahala ka magbabilis, bahala ka isubiksik dyan, basta ako, dito lang ako, mag-aantay ako, patience. Kasi yung patience din na binuo ko eh, para mabayaran ko yung sasakyan ng full payment, kasi binigay lang sa'yo. E di syempre, ikaw, si ganun lang din. E di sinangitan ako, ganun. Hindi ganun yun. Kahit saan kang pumunta ang kalsada, may reasons talaga kung bakit ka mababangga, papi. Pero ngayon talaga, papi, ina-explain talaga sa akin ni Ate Marie, hindi ka pa talaga physically fit mag-drive. Kapapanganak mo pa lang. Nakonsensya din ako kasi ako nagsabi sa kanya na iyaya, ihatid. Sabi sa akin ni Vince, diba? O, ano sabi ko sa'yo, mami? Ilang beses na kitang sinabihan na huwag mo munang pag-drive-in si papi. Si Harvey din, ilang beses ka na pinagsabihan. Sabi ko, ang point ko kasi, mahirap kasi mag-ganon. Pag nag-ganon kasi ako, nag-gear ako. Minsan, kailangan si papi tsaka si Paye, may sample muna. O, yan yung mga sample. Baka naman, bawal na mag-drive. Okay? Huwag na muna talaga mag-drive. Hindi pa talaga. Ayaw ko lang din kasi wala akong pakinabang dito. Kaya lang naman din ako na nag-errand sa Korea. Tsaka sabi mo tayo, ano yan eh, pagbago kang driver, isang taon pa lang, pick mo pa lang gusto mo din mag-drive. Ilang beses ko na sinabi kay Papi na huwag na muna siya mag-drive. Hindi talaga ako makaget over tapos ngayon punong-puno yung mga ano, bakit? Binilan ko na kasi mga... Binilan ko po. Pati mag-toothbrush! Hindi, pinuno naman niya. Tatigyan mo na ngayon, te. Pansin ko nga. Fairness, puno naman na, di ba? Pinuno niya na ako ng ano. Umawi naman si Paye, kaya kalmado na ako. Ikaw lang naman yung hot na hot sumugod dito. Hindi, inaano ko kasi. Ako kasi nararanasan ko sa bahay eh. May time na, tang ina, nagbigay ako 7,000, 8,000. Isang ulam di ako nakakain. Sila lahat nakakain, sila samantalang ako anong lalasapin ko? Yung malamig na kaning matigas. Kasi iniwan dun sa lamesa, hindi pa ako kakain. So pagtsatsagaan ko yung ano matigas-tigas na kanin, tapos ano magiging tae ko tubol? Ang sakit-sakit sa butas ng puwet nun. Hindi, tae mo palay. So, sinabi ko kay Paye, pag kailangan ano, mamaluktot, edi mamaluktot siya o mag, ano, basta yun na yun. Ang punto ko, ako nga. Basta tayong kumot, tas mamaluktot, tas naka-aircon. Hindi yun yung punto. Ako nga, nagtsatsaga ako, Tony. Naka-d***s ako. Sa kalaki ng puki ko, nandun na sa loob yun. Naka ano lang, hindi man lang ako makaranas ng whisper tsaka modest na malapad-lapad. Diba? Kasi iniipit ko yung sarili ko. Ito alam mo tayo kung bakit? Kasi pang senior na ano napkin ka na, diaper. Mga gano'n. Adult diaper? Oo, mga gano'n. Diba? Adult diaper. Tapos kayo, sinabi. Kayo nagsisipora-sipora. Hugot na hugot to, bilang mga sipora. Nag-open ako kay Harvey noon. Kasi pakiramdam ko, pabigat kami. Although, tinatry ko naman talaga yung best ko as much as possible na makarecover din and makabounce back ako sa kung ano yung lakas ko before ako manganak and kung paano ako sa trabaho. Pero, nahirapan talaga ako. And, napapanghinaan ako ng loob. Sobra. Kasi, nabebelitol ako. Feeling ko wala talaga akong ambag. Kinausap ko si Harvey para malaman namin kung ano bang dapat gawin. And, kung tama ba yung nararamdaman ko. Sinabi kasi ni Tony. Ano gagawin? Kung nag-aano-aloin yung muson ko. Bakit? Ano ba sabi mo? Wala mga sinabi lately, pero yung nakaraan kasi. So, nasabi niya lang. Feeling niya siya pa rin lang. Oh. Nagigits ko naman yung point niya. Oh. Pero naman, minsan kasi makapaisip na lang ako na at least bumukod na lang din tayo kasi kahit naman ano try natin, hindi naman enough. And hindi rin natin makapantayan yung level ng sahod niya, ano ba? So, ang akin, parang nasa isip ko lang kung parang pabigat pa rin ako ngayon. Kahit hindi naman ako makatulong, hindi na lang din ako maging pabigat. Alam mo yun? Ano ko ba dinisip ko ng ganyan sa ako? Kasi nagugulo yung utak ko na ano lang, hindi ko ma-explain, hindi ko ma-put into words. Pero ang naisip ko na lang na... Pag bumuot ba tayo, tingin mo kaya natin? Ngayon pa, kesa, ano tayo, nahihirapan din tayo sa ano. Kesa kasi yung ganito, di ba? Mag-uusapan tayo, walang magagalit ha? Hindi ako nagagalit. Huwag matatasong boses na ano ha? Inaano ko lang din yung... Ina-express ko lang din yung nararamdaman ko. Oo nga, isipin mo yan, pag bumuod na tayo, kakayanin ba, tingin mo? Kakayanin ako, pero sa una, pero ngayon, tapos nga, hirap nga mag-ano. Ang hirap kasi ng ganito eh. Hindi ko alam kung paano, kung anong gagawin yung sawa. Ngayon, pwede mo tayo mag-ambag sa kanila eh, kung araw-araw mo lang gawin yung ano, after 5 days, kung mag-ano nga. Ambag nga, pero the fact is, may sarili ka rin pamilya. Alam ko yun. Tingin mo ba kaya natin? Yun lang yung sa akin eh. So, tingin mo hindi natin kaya? Kakayanin natin sa una, asawa. Kakayanin mo sa una, syempre, mag-aano ka dyan. Pero pag tumagal, hindi na. Huwag tayo sinungaling. Ito pa lang, huwag tanong mo, na-excite ka na nagbayad na, tapos di na naman na ano. Eh, paano ko ako lang bumubad?
Ano ko sa'yo? Ba't bubukod ka mag-isa? Iniisip mo kasi, ay hindi na takayanin yung pera. Diba? May ibang ka dito. Ako bubukod. Bakit? Bakit? Bakit mong nababasa sa utang? Sabang stress ako yung sama. Ba't ano ba yung pinag-usapan yun na kinaka-stress mo? Ayun nga kasi, pang feeling ko pabigat ako. Asawa? Alam mo kaya sa mag-ano tayo dito, kausapin natin si Tony para hindi yung ganito. Kinausap ko na siya. Ano sabi niya? Ganyan din sinabi mo. Kinausap ko na siya regarding sa ano, sa mga ganyan. Pero kasi alam niyo, kahit naman mag-ambag ako dito, mag-feel ko. Hmm. Baka ina-atake ka lang kaya ka ganyan. Sabay-sabay pa, kinukulit pa kita araw-araw kaya hindi mo ginagawa yung mga inaano ko. Yun din. So nagsabay-sabay siguro kaya ganyan dumatak mo sa utak mo ngayon. Ngayon intindihin ko yun. Sabi ko kay asawa, sa una lang yung pagbukod-bukod. Although kaya naman, pero mahirap nga ngayon yung sitwasyon na. Kakapanganak niya pa lang, di ba? Asawa, nag-iisip ka na ganyan. Ang daming nakasigaso sa bahay. Sasabay pa yung ganyan. Tindi. Sana mga gets mo naman, ang daming ginagawa dito sa bahay, naglipat. Sorry ah. Hindi ganun. Isipin mo rin. Kailan ko pwede maramdaman yung ganito? Pagka pa sa lahat? Yung ano? Yung nararamdaman ko. I-open mo lang ang problema yung open. Ayun nga yung ayaw nila, di ba gusto nila maging open? O mag-open ka sa kanila kung ano naramdaman mo para maintindihan ka nila. Pag di nila tinanggap, okay, sila yun. Naging open naman ako, tapos dead on. Ganun yung response nila. Kaya nasa isip ko na lang, kung hindi ako nakakatulong, huwag na lang din ako maging pabigat. So, huwag init dito. Sobra. Mahirapan din ako sa... Huwag init dito sa baba. Doon tayo sa taas. Huwag tayo dito. Naano ako. Kaya nag-walkout ako kasi ang init sa baba, eh baka lumala pa yung pag-uusap namin ni Papi. Kaya umakit na ako. Ma, umakit ka na doon, kausapin mo na. Umaano rin yung ulo ko ngayon eh. Naiinis din ako pag ganun ugali. Hindi naman kami nag-away, naiano lang ako. Ang daming ginagawa sa bahay, ang daming ginagawa araw-araw. May mga iniisip pa siyang gusto niyang gawin. Ano ba gusto niyang gawin? Tulad niyan, baka nai-stress lang siya. Pag may ginagawa araw-araw, kinukulit ko pa siya. Bakit kasama mag-post ka na, nakakaya. Hindi, sinabi ko nga rin pa, pinong oras na sinabi niya ka na nang wala lang. Pinisip ko na ng alas 12, natulog pa. Alas 5, lagi gumigising. Eh ba, postpartum. Baka nakano siya pag ang daming umano sa hindi, binungaan ko ng konti kanina. Ang sabi ko sa kanya, Harvey, ano, parang... Abay, sinabi na nga ni Harvey, anong oras na? Wala na daw araw. Di ba sabi ko kayo na wala na araw? Kuinis ka na. Kanina bang 12 p.m. yun? Ewan ko may mga gusto siyang ano yun. Kumbaga kasi parang point yan. Kung sa tayo nung isang araw dito. Kumbaga parang kung wala ako na ano sa ano. Ay, siya na lang kausapin mo. Na ano ako. Sabi kong problema dito pera. Baka pinapospartum ka. Baka nintindihan kita. Kasi marami akong ginagawa araw-araw. Sige. Kausapin ko na lang siya. Sige, wait lang. Nagulat naman ako nung kumalma siya at lumapit siya kay Tony. Kumalma naman siya. Sa isip ko noon, nung kumalma siya kay Tony, baka ina-attake lang siya ng postpartum niya. Hindi niya alam kung ano yung iniisip niya nung time na yun. So, naging okay naman siya, nagulat ako okay siya nung umakit siya dito, nag-uusap sila. Actually, madaming times na pakiramdam ko wala talaga makakaintindi sa akin. Kasi hindi nila alam eh, hindi nila alam yung pakiramdam. And yung pinagdadaanan ko, so a lot of times talaga walang makakaintindi sa nararamdaman ko and hindi ko rin naman maipaintindi sa kanila kasi magkakaiba kami ng point of view. And minsan hindi ko na rin talaga alam kung bakit malungkot ako eh. Sa para akong nakakabaliw, ganun, nakakabaliw yung eksena ko. Hindi ko maintindihan. Kakapanganak ko pa lang and pakiramdam ko, ang bilis-bilis ng ikot ng mundo, parang... Napapag-iwanan ako, and sobrang nape-pressure talaga ako, lalo na't na kay Tony ako. Nandito ako sa puder niya. Alam ko naman na siya na may salo ng lahat eh. Kaya nararamdaman ko, pabigat ako, and pabigat kaming team happy. Especially ang dami ko ring cargo, ang dami ko ring dala dito. Hindi lang naman ako yung salo niya, buong pamilya ko, kasama pa yung kapatid ko. So grabe yung pressure sa akin to the point na nag-iba na yung pananaw ko. Grateful naman ako sa mga bagay na meron ako ngayon. Pero sometimes, gusto ko umalis. Gusto ko magkaroon ng peace of mind. Na alam ko masasaktan sila kasi feeling ni Tony, iiwan ko siya or what, na parang pinakinabangan ko lang siya, hindi naalis ako. Pero hindi ganun. Minsan lang talaga gusto ko lang ng peace of mind. Actually, yun, peace of mind. Para mas makapag-function ako ng maayos, makapag-trabaho ako ng maayos, and by that way, mas makapag-provide ako and hindi ako maging pabigat sa kanya. So at this point talaga, sarili ko yung kalaban ko kasi ang gulo ng utak ko sobra, as in, kung ano-ano na yung naiisip ko. Minsan talaga may mga araw na ganun kami rito sa Toro family. Yung pagmamahal ng pamilya sa bawat isa, namimigay ng sapatos,
or ng mga damit. Isa sa mga sign ng pagmamahalan namin dito yun sa family na yun eh. Yung magbibigay ka. Sobrang sarap din yun sa pakiramdam din kasi talaga. Ang dami kong gamit. Literal, sobrang dami kong gamit na hindi na ginagamit, hindi man lang nahawakan, o kaya nagamit lang isang beses. Kaya naisip ko, itong mga gamit na to, sayang. Ibibigay niya lang natin sa mga nag-check out sa FAB at sumusuporta sa Fowler and Beauty. Kasi sayang, girl, sayang. Baka mas mapakinabangan pa ng iba. May branded, may hindi. Iba naman regalo sa akin. Na sorry kasi hindi ko din talaga nagagamit. Na alam ko mas marami talagang mas makikinabang kaysa sa akin at mas makakatulong pa tayo. Halos 3 hours po kami kumakanta at naglalambingan po sa kwarto ni Mami. At ito po talaga yung moment na favorite ko po pag wala pong pasok. Yung kahit saan po, lagi po kami nagbabanti ng Toro Family. Isipin na lang panaginip lahat ng ito. Oh, bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumikis. When you call me, baby, I know I'm not the only one. Kasi nakto kami. I love you. Promise, bibili tayong bidjoke. Yung may score, ten, 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 gusto ko matutong maging barbero kasi si Jowa, nahihirapan na siya magpasked o isingit sa schedule yung pagpapagupit niya. Gusto ko talaga matuto. Gusto ko mag-aral sa totoo lang. Kasi si Jowa dati, di ba, as Tito Vince, hindi naman talaga siya masyado nagpapagupit talaga o nagbe-maintain ng mga bigote balbas niya. Pero para sa akin, dahil gusto ko lagi siyang clean cut, ewan ko, tingin ko sa kanya hot siya pag ganun, ginagawa niya para sa akin. So, I think kailangan kong aralin magupit para sa Jowa ko. Of course, every night is girls night out! Mas marami kasi talagang babae dito sa Toro Family. Kaya, girls night out ng malupitan. Alam yun, kahit saan naman ako eh. Kaya ko mag-adjust habang nanonood sila ng Barbie. Yes. Si se puede. That's a political statement. O ano, ang daming inis na inis sa akin, pati sa mga comments. Bakit? Kasi hindi na ako napapagalitan. At literal, nagbago na ako. Makikita niyo ako na nakikipagkulitan araw-araw sa FAB TikTok Live at pumapasok sa office. Ay, naghahanap na naman kayo ng wala, ha? Yan na naman tayo, ha? May bakit pa hinahanapan niyo ako ng yellow, ng yellow, ng hollow black? Wala nga tayong ganon. Ikaw na lang kung bibigyan ko. Wala na, sold out na me. Nabili na ng Toro Family. May happy app po ba sa yellow basket? Wala po. Sold out na rin po. Pabili ng sama ng loob. Sige, bibigyan na lang kita. Ipipreview ko na lang sa'yo. Wala po kaming pasok sa school kaya sinabi ko po na tapos na po ako sa kwarto. At lagi po ako nagpapaalam mag-phone. Balat ng chocolate, balat ng sky flakes, kung ano-ano. At sinabi mo, gusto mo, tayo na binibigay ko agad, binibili ko. Wala kang papapahalaga, walang babalik sa'yo na make-up. Tiga mo ba ah, huwag ka mag-sorry, ilang beses ka na nag-sorry. Kung ano-ano yung mga nandito, may chocolate, may mga tissue gamit, may koko, ilang clam. Tiga mo, kagano ka ano, ka
baboy. Mga makeup mo BYS, ha, Revlon. Ito pa matindi sa'yo, mga binili natin sa Singapore. Rare Beauty. May NARS, may puro Rare Beauty, may Fenty, may Dior. Diba, ganyan ang mga makeup mo, Tyronia, tapos ang baboy. Sobrang kalat. Ito magkano to? Binili ko para sa'yo. Hindi mo na para gamitin. Walang babalik sa yung gamit. Wala kang pagpapahalaga, Tyronia. Wala. Wala kang makeup. Total bata ka pa naman eh. Hindi ka naman talaga dapat nagbe-makeup. Wala ka saan mo! Wala akong marinig! Sorry po, mami, kasi wala po time. Wala kang time? Pero pag sinabi ko sa'yo, anak, malinis na ba yung kwarto mo? Yes po, mami, pwede na po ako mag-phone kasi malinis na po. Sa kondo pa lang ganyan yung gamit mo eh. Huwag mo nga sabihin na wala kang time, anak. Ah, sinungalingan yan. Ayoko sa lahat sinungaling. Sige, sabihin mo sa akin ito, wala ka ba talagang time? Sa dami na sinasabi mo sa akin, na-board ako, wala akong magawa. Wala kang time? Eh, kaya ka pala nagkakaanan sa mukha dahil ang baboy mo sa gamit mo. Nung bata ako, hindi ako ganyan. Linis ako ng linis. Anak, mga makeup mo, isang piraso. 5K agad, isang lip tint. Yan ito. Hindi yung pera eh. Wala kang pagpapahalaga sa pinaghihirapan ko, naiintindihan mo. Ilang beses sinabi sa'yo nung bata ako, hindi ako makabili ng ganito ng kahit Barbie lang. Tapos ikaw ganito, anak, dandang libo tong makeup mo. Ginaganyan mo lang, hindi ka ba naaawa sa akin? Hindi mo deserve na meron kang ganito. Ang dami makeup artist sa labas, anak, pangarap nila to. Puro sorry. Ilang beses natin pinagalitan dito na makalat to. Nag-sorry ka lang din, di ba? Kaya wala nang ba? Wala ka nang aayusin, Tyronia. Hindi ikaw ang de-decide. Ako ang gumastos nito. Ikaw ang namili. Hindi mo pinahalagahan. Ngayon wala na sa'yo. Yun ang masasabi ko sa'yo. Okay, yung sorry ka. Then, gawin mo yung mga dapat mong ayusin. Anong please po? Wala. Ako din nag-please ako sa'yo ilang beses. Tyronia, please ayusin mo naman. Please, Tyronia, ingatan mo yan. Wala kang ginawa. Nasasaktan ako bilang nanay, pag ganito si Tyronia. Yung parang pakiramdam ko, hindi niya pinapahalagahan yung mga bagay na pinaghihirapan ko. Bilang nanay niya, bilang provider na maibigay ko yung gusto niya. Okay lang sana yung kailangan lang eh. Pero ibinibigay ko rin kasi yung mga gusto. Kasi responsibilidad ko din yun. Pero yung hahaya-hayaan niya, parang ang sakit lang kasi. Ba't ka umiiyak? Di ba dapat ako yung umiiyak? Kaya nga, kaya nga medyo sorry kasi. Harap ako yung mga makeup kung babalik. Ilang beses na nag-usap sa hindi ko pinapahalagahan yung mga pinapabili mo sa akin. Ilang beses na to, di ba? Ay, ba't umiiyak ko pa din? Ba't di ba ako matuto sa'yo? Ay, hindi ako galit. Tuntuwa nga ako sa'yo eh. Tuntuwa nga ako sa'yo eh. Ano ka ba? Lodi kita eh. Tuntuwa ako sa'yo, Tyronia. Kung ibili mo ko ng makeup sa Singapore, abot ng 300,000. Si ganyan lang. Uy lang, ano ka ba? Mamaya ko na ito ang sigasuhin. Lahat ng brush na naisin mo, Tyronia. Ha? Oo nga. Magsusorry ka. Tsaka na lang kung maiiwanan sorry mo pag hindi mo na inuulit. Pang ilang gamit naman ito hindi mo pinahalagahan eh. Bibilis na ako. Aalis na muna ako dito. Ha? Kasi, si birthday, inisin mo na muna lahat na. Bakit ko sorry ka ng sorry? Para makuha mo ito lahat? Ano yung mga kumalat? Sigur, Rare Beauty to. Napakamahal na ito. Pasili-sili na pa kayo. Kunyeta, masaglang ng ganito. Nalinis na ni Jowa. Yan. Yan dapat. Diba, ganyan lang dapat. Pwede na mo palang ganito kalinis. Ba't ako simangot ka? O, diba dapat pag ganun ako yung nakasimangot? Mamili ka, kayo ng pinsan mo pamimigay ito lahat. Itong lahat ng mga susyan na to. Marami kang pinsan na ano, naghahangad ng ganito. Ha? Kaninang pinsan? Mother side, father side. Ha? Ikaw iyak. Nagisisi ka. Ngayon mo awala sa'yo, gusto mo. Pero mga sa'yo, pinababayaan mo ng ganyan. Tapos ngayon nagsisisi ka. Tuwa, matintig mo. Pag kinakaw ko ito dun sa lilig. Daming kalat, daming kukuhin. Pwede pa lang ganito kaayos to, no? Ha? Simpleng ganyan lang. Mas maganda. Bibigyan ka ito ng huling pagkakataon, ha? Ito mga natitira dito na sa'yo, doon lang yan. Titira ko ito sa'yo, mga kailangan mo lang yung mga talagang nagagamit mo lang. Naintindihan mo? Huling pagkakataon, Tyronia. Natusunod, sasarado ko ito diretso pamigay na, ha? Sa mas deserving. Naintindihan mo? Matulungan mo na yun si Tyronia. Ibalik niya doon yung ano niya. Okay. Huling pagkakataon, Tyronia, lagi kong makikita dumayos sa ganyan. Lagi yung nakabukas ng ganun. Wala akong makikita. Igaganto mo ito. Ang dami nakapatong dito. Ha? Si Paye, napakababoy. Kakapagalit ko lang. Kung gumayo kay Paye. Ay, balikin na yun doon.
You're welcome. Ay, no, pwede naman ganyan, di ba? Oo, oh, nakabukas lang. Yung pagkakataon na, maglalagay ka ng clam na clip, iisa lang, lalagay mo na maayos sa gitna. Dapat lagi nakaset yan. Pero niya, hindi maayos ang buhay mo kung ang sarili mong cabinet hindi mo maayos. Naintindihan mo? Tara na. Oh, ito naman kayo sa Cinderella, ngayon lang naglinis. Pinagalitan ko sila, alam mo bakit? Tapos sila ng bahay, napakakalat ang CR nila. Hindi mo lang sila magligpit. Mga puke pa naman kayo, mga babaeng puke. Mag-vacuum kayo dito ha, ang daming buhok lang, laki pa eh. Alis na kami. So ito lang si birthday sa bed. Ba't may tubig dito sa ilalim? Ayoko ng ganyan. Well, pwede pa lang ganyan eh, kailangan pa kayong buhok nga kan eh. Isa to sa mga pinaka-kinakatakutan ni Tony na mangyari. May sakit yung aso or may something na mali sa aso. Talagang sinugod agad namin si birthday sa Petlink para talagang malaman namin kung ano ba nangyayari sa kanya. Kung may sakit man, mabigyan ng gamot. Alam mo yun, maresolbahan agad yung problema na yun. Hello po. Sige po, tingnan na. Sit lang. Kahit na po sila. Hello po. Si birthday po. Ano po kung share natin kay birthday po? Ang problem ko po kasi ano, 2 days na po siya natatali. Namulanggot. Tapos, kahapon po nagsuka siya. Kasi po, nagsuka po. Ayaw po kumain. Yung food po ba niya is hindi niya rin tolerated? Meaning, kahit subuan natin siya or itapat natin sa mukha niya yung food, hindi talaga niya kakainin. Ayaw niya po sa ngayon. Ayaw din talaga. Hindi ko tinry ko, isubo yung manok sa kanya. Ayaw niya. Ayaw talaga niya. Hindi naman po namin siya iiwan ngayon or something. It depends po. Depende sa result. Pero based on ano naman, physical appearance, itsura niya, medyo responsive pa naman siya. Tsaka basa naman yung ilong niya, Dok. Yes, actually good sign po kapag medyo may moisture yung ilong. Baka talagang ano? Stress lang talaga siya. Kahit ilagay ko ito sa kwarto, kung mabubukbuk sa bahay, hindi rin talaga siya doon. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ay, ala oh. Hala. Ayan na. Very good birthday. Very good. Okay na. Sobrang mahal na mahal niya kasi si Tony. Sobrang clingy niya nga po. Sobra. After natin kung anong dugo, babalik siya agad sa inyo. 24-7 po, gusto makabuhan. Katabi niyo ba siya? Matulog? Yes po. Kahit saan po. Okay. Minsan nga po, nalalaglag na po ako sa kamay. So, dapat ano, hindi masyadong malala yung result or medyo ano naman siya, manageable po, no? Kasi iniiwasan natin din na magkaroon siya ng SEPAMS, separation anxiety. Kasi pag for confinement, hanggang para iwasan natin, ano? Sige. Malaking possibility kasi na ganun din yung nangyayari sa kanya, no? Separation anxiety, no? Po, pag ganun hindi tayo pwede sa bahay, ano naman tayo? Sa condo ulit. Extend natin yun. Yun lang naman tanging choice natin eh. Siguro naman by November end of the week tapos na lahat yun. Or baka by second week of November. Yung mga bata ko kung hindi natin. Oo, yung mga kasama natin. Doon kami magagaling every school nila Tyrone yan. Okay naman po. Wala naman tayong abnormal lung or heart sound. Wala pong heart murmur. Kabado lang. Medyo mabilis yung tibok ng heart niya. Pero nasa rhythm naman. So most probably dahil lang siya sa nakabahan siya. Wala naman tayong tingin ko, hindi naman siya alarming. Ay, so kinakabahan. Kasi normal din, normal temp, o may isang skin elasticity, kasi hindi siya dehydrated. Hindi, yun. Normal naman po. Normal lang white blood cell count, however, medyo mababa ang kanyang platelet count. Kasi so far, okay naman lahat eh. Kaya nga, kinakabahan ako, alam mo may mga gandang pakiramdam. Ay, thank you so much. Thank you. Thank you po. Actually, sa x-ray niya, wala naman ako nakikita ang problem. Nakita ko lang na walang laman ng kanyang stomach at intestines. So, kasi nga medyo wala siyang ganong kumain kamo, no? Yung mapapansin niyo naman yung sa dogs, hindi sila kinakabahan. Pagka ano kasi nakarinig sila ng nagpupukuan or ibang tao, makikita niya parang nanginginig or nagtatago po siya or hindi niya natural yun. So, maganda dun muna siya sa lugar kung meron po tayong mapag-i-stay muna sa kanya. At least 7 days lang para habang nagme-medicate tayo sa kanya, makikita natin talaga yung improvement. Kinailangan ko na munang lumayo at bumalik na muna sa condo kasi siyempre responsibilidad ko din yung anak kong si birthday. Hindi ko kasama sila Tyronia kasi meron silang school at dun sa bahay malapit yung school nila. Hindi ko talaga wawabayan si birthday. Hindi ko rin alam kung ano mararamdaman ko. Sobrang mahasaktan ako. Mataranta ako. Ewan ko. Baka yun na naman yung sumunod kong breakdown o trauma pag may nangyaring masama sa kanya.
Siyempre, mahal na mahal ko si birthday. Kaya, yun, sakripisyo na muna tayo, layo na muna tayo, bawal siyang ma-stress. Hindi na ma-stress, okay? Mama is here. Hindi na tayo ma-stress, ha? Andito si Mama. Wala nang pukpuk. Wala nang alikabok. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Kamot yan lang, Mama. Sarap na sarap, yun. Appear, appear, appear. Appear, appear, appear. Love, love, Pepe. Love, 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 Pepe. Nakakatulong din pala minsan sa mag-partner yung meron kayong solo time. Kahit dalawa kayo, solo time, alone time. Kaso parang ano, galit na galit yung langit. Sobrang lakas ng kidlat. Nung nakaraan, nag-i-enjoy pa kami. Ngayon, sobrang sakit na niya sa mata. Ayaw nung huminto nung flash ng flash. Sakit niya talaga sa mata. Walang hinto. Grabe, no? Grabe yung kulog at ulan, wa. Ba't pag nasa konto tayo laging ganito? Taas kasi, kaya... Oh? Grabe yung sakit niya sa mata. Ang nakikita ko pong paraan para po makabawi kay Mami. Yung pagbutihin ko po yung pag-aaral ko po at hindi sayangin ang pinaghirapan niya na tuition ko. So, natatawa ako kasi syempre naliligo ako. Minsan kasi si Happy, actually madalas. Madalas kapag naliligo ako, nakikita ako ni Happy, tumatalikod ako ganyan. Eh, sasabihin niya, Mama, hair! Ganyan. Tapos, one time nakahiga ako, syempre maluwag-luwag yung short ko, ganyan. Sabi niya sa akin, Mama, tanggal hair, Pepe. Ganun siya. Tawa ako ng tawa. Tapos ang ginawa niya, pinaka-natawa ko, guys. Sinabunutan niya ganun. Gusto daw niyang tanggalin. Sabi ko, wait, Happy, wait. E, tawa ako ng tawa. So sabi niya, you want Mama Marie? Tanggal Happy hair, Pepe. Tawa ako ng tawa. Tapos may time na sinabi niya rin na, Happy have pipi. Mama have hair, Pepe. Kaya, syempre, curiosity ng bata. Sobrang cute lang talaga. Na-share ko lang. Happy, what do you want to tanggal to Mama? Hair pepe. Why? Hair pepe. Why do you want to tanggal that? Hair pepe. Hair pepe. Why? Why do you wanna, ano? Why do you wanna tanggal? What will you do to here? What will you do here? I say I tanggal your hair pepe. You tanggal my what? Tanggal daw yung hair sa pepe. I tanggal your hair pepe. Why? You don't like it? I tanggal your hair pepe. Ano ba yun? Miss na ni Tony si Happy. Kaya pumunta kami sa condo. Happy, yeah. I miss you, my Happy, yeah. I miss you. Bring your iPad. Okay, can you hug Mommy Oni? Did you miss Mommy Oni? Is this Mommy Oni's room? Where's Happy's room? It's there. It's there. Happy, yeah. Can you please hug Mommy Oni? Because I miss you so much. I miss you so much. I'm so sad because you're not with Mommy Oni. Can you please help me? Just hug me tight. I'm never allowed to go, Happy. Ginagano niya ako, tinatap-tap niya ako sa likod. What happened to Mama Marie? Well, you want to tanggal Mama Marie's pepe hair? I sleep. Di naman laking mayaman si Happy, pero nagigimarte, alam mo yun? Condo! It's condo. It's not condo, it's condo. Ang arte niya talaga. Not condo, it's condo. Ah, it's condo lang? It's not condo? It's condo. I think it's condo, eh. Condo. You should say like condo. Condo like window.
No, it's not window. This condo is not window. It's home. What is it, Happy? Is it condo or condo? Condo. It's condo. No, condo. 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 Social kang bata ka. Bata ka pala. Nakakondo ka na kasi. Ano yung sinasabi niya? Where are you? Mami. Here at? Condo. Condo. Very good. You're supposed to say it like condo. No. How are you supposed to say it? Condo. Condo? It's condo. Not condo? I think it's condo. No, it's condo. I think it's condo. Pero kaya din ako nandun kasi may taping si Tony bukas. So, walang magbabantay kay birthday. So, kaya talaga ako nandun para magbantay kay birthday. And alam niyo naman, si Mami Oni, hindi niya iniiwan yan si birthday kahit kailan. As in, never. Never niya talagang iiwanan mag-isa yan. So, grabe. Grabe yung depression niya ni birthday. Talagang may separation anxiety yan sa mami niya. Kaya, kailangan may kasama siyang ibang tao kundi wala. Madedepress talaga siya ng malala. Biglaan lang talaga yon na nabalitaan ko. Nakasama ako sa ABS-CBN Star Bowl. So, syempre natalantaan lola mo. Pero wala akong choice. Kailangan ko matuto mag-adjust. Hindi na ako nakapagpatahe. So, kung ano yung nandyan, mag-improvise na lang tayo. Kaya ang ginawa ko na lang, pinabutas ko na lang yung puwet para Tony Fowler patin. Nagawa niyo, guys. Nagmamarka po. Ito pala yung ano, Doc Happy. Sabo si Doc Happy. Si Doc Papi. Si Doc Papi. Anak na si Happy. Alalagyan ng ganun. Nilalagyan niya ng ano, marka para sa ano, yung sa butas na gusto ko kasi wala nang time eh. Pasabog pa din, no? Yes, para butasin. Ganun. Mm-hmm. Masyado atang manipis yung gitna. Magiging ano to, kita yung pwede ko masyado. Eraser. Para ano ka lang dapat siya. Eraser. Okay. Andyan lang siya dapat. Kasi lalamot, baka lang ano. Kainin ng pet mo, oo, no? Oo, baka kainin ng pet ko eh. Ay, Happy. Sorry. Don't... Ay, ikaw yun. Oo nga, huwag siyang tumakbo sa likod ko. Happy, did you smell? Sorry, Happy. Takbo ka kasi ng takbo. I am your baby. I am yung dito? Oo, buha. Ang pet mo kasi ngayon eh. Ang kandungog yung dito. Ano yan? Sabi mo, higpit ang pati natin, di ba? Ah, dyan na sila higpit. Hindi na dito. Tama. Huwag na nila itong babawasan. Gets mo? Ayan na lang yung baan talaga babawasan. Kasi nga naman, pag nahaltak yan, di ba? Pag nabawasan yan, makakatak siya pa ganun. Para kami kapangyarihan dyan, Jowa. Powers niya, ano? Init ng ulo, ganun. Siyempre, I am wearing my confidence. Pag naglakad ako ng red carpet, gusto ko ako. Suot ko yung confidence na meron ako kasi ako to eh. Happy ako sa damit ko. So, simple siyang ganyan, pero gusto ko siyang lagyan ng style. Grabe, sobrang na-miss ko si Lovey. As in talagang, sobrang happy ng heart ko na nakita ko siya ulit. As in. Tsaka siyempre si Sophie, kasi grabe kayo magdaldalan tatlo. Tsaka sila yung mga friends ko, Englishera. Kaya, medyo mahirap silang kausap, pero buti lang nagkakasundo, sundo kami. Ano na? Oh my God! Nagulat ako, nilabas mo na. Kaya talaga ako, alam mo ba, narapin ko sa wala akong alaan, wala akong alaan. Oo nga, mga ano, namis kita. Malala. Oh my God. Oh my God, nandito rin sa akong Englishera friend. Natouch ako kay Lovey kasi sabi niya sa akin, oy, alam mo ba, bago ko umalis, diba mini-message ka ng PA ko, may pinabibigay ako. Nalaman ko na invitation pala yun sa kasal niya. Kaya sabi ko, no, obes, hindi ko na naasikaso kasi nung pag-alis niya ng bansa para ikasal siya, ako naman yung naglilipat. Kaya na-busy ako. Pero yung feeling na ma-invite ka sa kasal niya, parang natouch ako sobra. Kasi sabi niya, bes, hindi ko kasi expected yung friendship. So meron pala kaming friendship. Ang saya-saya ko lang. Super happy ako. Habang nasa taping ako, gulat ako, ang daming nagme-message sa akin, ang daming tumatawag, siyempre busy yung lola mo. Yun nga, nagwa-viral daw ako. So sabi ko, bakit? Ano nangyari? Dahil nga daw, nakasuhan ako. Dahil daw sa mga music videos ko na lumabas. Ayoko maging plastic girl, siyempre nagulat ako, hala bakit? Anyari? Parang ganun.
So tinignan ko siya and binabasa ko yung mga nag-viral sa social media, lahat ng news, Kumala, Tony Fowler, kinasuhan. Siyempre tinignan ko, fake news ba to or legit ba to? Then nalaman ko na legit nga na meron akong kaso na paparating. Non-stop yung tawag sa akin eh. Siyempre, mga malalapit na kaibigan ko sa social media, isa na si Makagago, sila Merck, ng Grace Family. Then siyempre, hindi maiwasan dahil sobrang nag-aalala yung mga best friend ko, si Anthony, si Rob. Eh, kinakalma nila ako, kinakausap nila ako, kung okay lang ba ako, kung ano-ano. So thank you sa kanila kasi siyempre, dyan mo makikita yung mga totoong nagmamahal sa'yo eh. Kapag nagkakaproblema ka, andyan lang sila. Yung presence nila, pinapa-feel nila na andito kami, tama ka man o mali. Hindi ko maiwasang maapektuhan kasi mahal na mahal ko si Jowa. Yung nararamdaman niya, doble sa akin yun. Pag nahihirapan siya, sobrang nahihirapan din ako. Pag nasasaktan siya, mas nasasaktan ako kasi grabe yung pagmamahal ko sa kanya. Pero tulad nga ng sinabi ni Jowa, haharapin niya yun, tatanggapin niya yung mga consequences na mga nagawa niya. Medyo maaga natapos yung taping ni Jowa eh. Kaya sa malapit na pwedeng pag-check-inan, nag-check-in kami siyempre, nagpalipas kami ng oras kasi coding yung sasakyan namin. Siyempre para iwas tayo sa huli. Mabuting mamamayan tayo. Anak, kasi alam mo naman si Mami, kapag may mga nangyayari, positive o negative, gusto ko, diba, lahat ako muna na muna magsabi sa'yo. Ano po? Huwag ka nabahan, pero chill ka lang, ha? Kasi ano pa yun, nagpapahupa pa ako ng oras. Kanina habang nasa taping ako, kumalat at nag-viral sa social media na may nagkaso kay Mami. Sino po ba yung sinabi ko? Yes, nasa GC yun ang family. Yun, so nakasuhan ako. Tapos, nakakaroon ng mga hearing, ng mga ganun. Dahil sa mga music video na nilabas ni Mami. Mga pa-sexy, ganyan. Anak, bakit Mami? Ang late naman nila mag-reaction, Mami. Opo, eh, minsan kasi yung ganun, depende kung kaya nilang gusto. Hindi ko din alam-ano kung bakit. Pero ayaw mabibigla ka, ayaw ko nang malalaman mo sa iba kung may mali akong ginawa, may tama akong ginawa, o may nangyayari sa akin. Kasi anak ko, nagkakaso ang isang tao, possible na makulong siya, ganun. Totoo pala yun, Mami. Akala ko kung fake na mo pala. Nalaman mo? Sa GC nga po, Mami, di ba po? Nag-chat sila. Ako kasi siyempre, yung mga ginagawa ni Mami sa social media, may mga platforms na R18, ibig sabihin na 18 and above lang yung makakanood. So alam ko na susunod ko siya. And hindi din naman yung ma-upload at ma-public at hahayaan ng platform. Ibig sabihin ng platform, Facebook, YouTube, gets mo? Kung hindi nila in-agree yun. So anong nangyari ngayon, nakasuhan ako. And syempre anak, kahit naman sino sa atin, hindi talaga natin expect na pwede ako makasuhan sa nangyari ngayon. Alam mo, Mami, sana hindi ko makulong. It's okay, anak. Harapin naman ni Mami mo. Aayusin ko. Pwede nyo i-check with guidance. Maayos naman yung ano. Tony Fowler, kinasuhan ng kapisadan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas. Nagsampag ngayong araw, September 27, 2023, ng mga kasong paglabag sa Article 2. Pasensya ka na sa badges, anak. Ayaw kasing mabataan mo sa ibang tao. Gusto ko kay Mami nang gagaling. Oh, huwag ka malungkot. Mamaya pupunta ako dyan, ha? Gusto mo akong makita? Dito naman ako, ha? Nagpapakupa lang ako ng oras. Huwag ka na umiyak, ha? Sobrang nalulungkot din po talaga ako ngayon. At kakatapos ko lang po umiyak. Pero po ngayon, sobrang nasasyak pa po ako sa mga nangyari. At sobrang natatakot po ako para po sa Toro Family kasi leader po namin si Mami. Hindi ko po makita yung Toro Family na walang Mami only. Parang ganun po kasi ang hirap po talaga pag wala si Mami. Regarding sa kaso ko, ang daming nag-aantay kung ano masasabi ko. Siyempre, bibigay ko yun sa inyo. Ganun talaga. Pag nakilala ka, merong consequences, lalo na sa paraan na ginawa ko kung paano ako makilala. Lalo na din kung paano ako bilang ako. Bilang ako na nagpapakatotoo, lahat naman kasi yan may consequences at naiintindihan ko. Sa part na yan, syempre, bilang Mami Oni, kilala niyo naman ako. Tuloy lang ang buhay. Haharapin ko lahat na ibabato sa akin. Haharapin ko kung ano man yung mga pagsubok na darating sa buhay ko. Sa dami kong pinagdaanan, hindi ko kilala yung salatang pagsuko. Tuloy lang ang buhay. Kung ano man ang kalabasan, matalo man ako, makulong ako, anong mangyari sa akin, ako to.
At sana mag-set siya as example sa inyo. Kung hindi man, then okay, meron palang kalayaan sa Pilipinas. Meron pala tayong freedom of expression. Again, ako bilang si Mami Oni, kilala niyo naman ako. Wala naman akong laban na inaatrasan. Yet, mag-backfire man sa akin lahat ng ginawa ko, lahat ng yan. Then maybe, hindi pa talaga ready ang Pilipinas kay Tony Fowler.